Okay, good afternoon guys. Mainit. Mahangin. Yan ang klima ngayon dito sa lugar namin. Oops. Dali ah, tumunog yung alarm clock. So, bale, actually, nawala na kami ng hindi naman kami nawala ng pasok, kami mga supervisor, pero yung mga tauhan is walang pasok dahil nga sa epekto ng bagyo. Walang kuryente at wala ng traffic light. Alam nyo, sa tinagal-tagal ko sa Japan, since I was 19, nag-start na akong mag-tourist sa ate ko hanggang sa mag-26 ako, tapos nakasal ako. Hanggang ngayon, for 21 years, bali, for 20 years to be exact, is ngayon lang nakaranas dito ng walang traffic light. No, tapos yung although hindi brownout dito sa lugar namin, dito sa village namin, sa bahay namin. So, sa ibang lugar naman, walang tubig, walang kuryente. So what I did, yung ibang kaibigan ko dito na nag-charge ng ano, ng cellphone nila. Kasi ang hirap. So sa ano naman, si hubby pumasok na. Ako mamaya meron pa akong soge or magsusundo ako ng staff doon sa mga company na may kuryente, na may pasok sila ngayong araw na to. Napaka gila ng schedule ngayon kasi ultimo yung opisina namin. Walang kuryente, so nandito kami sa bahay. Alam nyo, nakakatuwa. As in, nakakatuwa talaga. Diba? Sa Pilipinas, meron nang ang traffic light na nagkakaskas pa ng takbo or nag-speed pa yung mga driver. So, that's what I was expecting dito sa Japan, nung malaman ko na walang traffic lights. No, patay yung, kumbaga, yun nga, kung mga walang kuryente, walang traffic lights. Pero, nakakatuwa kasi, well, even I myself, is, walang nag-speeding. And everybody's very, very careful doon sa pagtakbo nila. Kung kailan walang traffic lights, saka nasa ayos yung takbo, nasa limit speed. I only drove for 50 km per hour. Mabilis na yung 60 km per hour pag tumakbo ako, nung tumakbo ako kanina. Tapos everybody's giving each other para makaliko or makadiretso. Kasi alam nyo, alam ng mga tao dito kung alin ang priority lane. So binibigyan nila ng yung priority lane. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga yung disiplina ng mga Hapon, and I'm very, very proud of them dahil nga doon sa disiplina pinapakita nila at yung pag-iingat. Tapos visible talaga yung mga pulis sa bawat kanto, na talagang nakakatuwa kasi although may mga nakita talaga ako na sira yung bubong. Tapos may bungguan sa kanto na yon, ganun. Hindi pa rin mayalis na may bungguan. Pero ganun pa man, yung visibility ng pulis sa lugar, tapos yung disiplina ng bawat driver, wala kang makikita na ano, na lumalabag sa batas. Tapos binibigyan nila ng way yung tinitingnan nila kung hanggang saan yung layo, ganun. Tapos, yun nga, kung mga walang nagmamadali dahil alam nila ang kadilikaduhan. So, understand naman ng mga companies na okay lang malit kasi nga delikado, ganun. So, grabe na ano ko, na-touch ako doon sa disiplina ng mga Japanese. Talagang devet. Tsaka nakakahiya naman ano, na sige pa, ako yung mag-i-speed. Ako pa ba yung mag-i-speed? Although, gawain ko talaga yon. Pero hindi, ano, talagang nakakatuwa sila dahil yung pinakita nila na cooperation doon sa sitwasyon. No, nakakatuwa kasi ano eh, hindi ko talaga, it's very unexpected na yun yung magiging reaction ng lahat.
Tapos yon yung nagpapatrol din dito sa village namin, eh, visible din sila. So, kanina lang bago ako pumasok, nung nilabas ko yung kotse ko nung umalis si Javi, eh, may nagpapatrol uli. Yung bate-bate, okay lang ba kayo? Ganyan. Wala bang problema dyan sa lugar nyo? Wala bang nasalanta? Kasi nga nung last bagyo, isa nasira yung salamin ng kotse ko. Sir, they're very, very concerned. So, at the same time, tinatanong nila ako. Nakakatuwa po, sana yung mga... Sayang, hindi ko kasi makuna ng video dahil nagda-drive din ako. So, medyo bawal. Nakakatuwa lang i-share sa lahat yung disiplina ng mga Hapon when it comes to driving without traffic light na napakalayo talaga sa Pilipinas. Sana lang ma-adapt nung iba. Pero sa palagay ko, alam nyo, mga Pilipino mag-drive dito ng ganyang walang shingo or traffic light. Grabe! Talagang ang kailangan pala pag ganitong walang shingo, eh, talagang siguro manehong Pinas ba, ika nga. Pero hindi, hindi nila ginawa yon. So, at the same time, nakisama, pare-pareho naman ang disiplina. Yun. Yung nakakatuwa talaga, napakaganda nung pinakita ng Hapon na natutunan ko ngayong araw na to. No? So, sana lahat po tayo ay manatiling ligtas. Mukhang may padadating na naman na bagyo. Pasensya na kayo, nabubulol talaga ako pag ano eh. Pero, ayun, kailangan na lang po ng todong ingat. Tapos, disiplina kapag may ganyang pangyayari. Maraming salamat uli at sana'y manatili tayo ligtas.